warahmatullahi wabarakatuh. Live from Lupusug Empire, this is Queen Helen Abdurajak, Elizabeth III. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Alam ko na nag-aabang po ang lahat sa ngayon. At isa-isa po natin binibigyan ng halaga ang bawat araw mula nung ako'y nakalipad sa ibang bansa. Lolo, magandang umaga po. Alam ko nandiyan ka na. Kanina ka po nagtitext. Mga lolo, mga lola, lahat kayo, good morning sa inyong lahat. Ang dami na ninyo nakaabang dahil talagang ito na ang ating kapalaran. Ang bagong henerasyon, the new era of today, has finally risen into the face of the earth, into the heavens, into the earth below. I know that isang hudya, iisang lahi para sa Diyos Ama, sa Allah. Ito, alam ko, ramdam ng lahat. Kaya tinatawagan ko ang lahat ng mga sultanate na nasa kay Queen at saka na kay King. Sultan Pokan Marangit, the Sock Sergeant Sarangani Livelihood Association ng Farmer and Fisherman. Dayang Robi Ana Ichin. Lahat kayo nandyan sa South Cotabato, sa Kasokarjan. Umpisahan na natin ang tinatawag na pamumuno. Sultanate of Maguindanao, Sultan Kayulawan Pandala Pasandalan, ang bantay ng Ligwasan Mars, ang bantay ng ating langis, ng ating tinatawag na yaman, kung saan nagmumula ang langis, ang oil na iyan, in English, ang ating gaas at ang ating deuterium. Sultan Kayulawan Pandala Pasandalan, huwag kang mag-alala dahil yung binigay ninyo for validation sa tag cash ay may resibo po yan at tanggap po yan ng ating kinaukulan. Kung meron po kayong mga complaints, bukas po ang Central Office sa Borneo para solusyonan ang bawat complaints na binibigay ninyo. Sultanate of Lanao, Sultan Ramil Ismail. Sultan, alam mo na niminsan, hindi ako nang iiwan at nandiyadyaan kayo palagi sa aking tabi, maski hindi tayo nag-uusap. Sultan Ramil, lahat ng NLF, alam ko na nandiyadyaan sa matigas ko na sultan. Ang MILF, 2010 pa, nag-sign na si Kaka Abdullah, no? Si Adan Abdullah. Nag-join na iyan sa akin, 2010 pa, MILF, Moro Islamic Liberation Front. Kaya walang magawa si Barm. At alam nila lahat na ang Ligwasan Mars ay kailanman hindi ikaklamar ng sino man. Maski ikaw pa ay tugo ng sultan, kung ikaw ay klamar, ikaw ay hindi mananalo dahil ang validator, si Queen Helen Abdurajak. Kaya nanalo si Raja Mamay, Sultan of Suluan, North Borneo. Hindi lamang siya asawa ko, kundi siya ang hari ko. Kaya nagulat ang mga taong humaharang dahil isang salita nila, sila ay natuntun na sila nga ang unang nagbagla kay Raja Mamay. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat dahil natuntun ko kayo. Dahil yan ang sinasabi, sleep with your enemy. Ngayon,
kayong mga kailangan ng parusahan ay kailangan na talagang parusahan sa ngalan ng soberenya ng Diyos Ama. The new generation of today, the new generation, ang bagong henerasyon, ang siyang mamumuno. Wala akong pinagbilinan diyan sa inyo dahil ako pa rin ang nagpokoman. Kahit saan sulok ako ng mundo, tandaan ninyo, the chain of command is still with Queen Gobernadora. Kaya nga lahat ng nagko-complain sa akin, rinding-rinding na yung aking tenga. Put it into writing at tatanggapin ko after ng ating ano, signed it, sealed it, emailed it to me sa Rani Mahelen Abdurajak 3@gmail.com o kaya sa malenpanulino@gmail.com. Diyan ilantad na ninyo kung anong complaints ninyo para masolusyonan. Kasi mahirap. 13 years is not enough ba para sa inyo? Nagambalain ninyo ang programa ng King and Queen of Southeast Asia? Yan ang hindi ninyo namalayan. Magandang umaga din po sa Sultanate Federation ng Luzon, Visayas at Mindanao. Yan sa hanay ni Queen Helen of Drudja. At ang Sultanate Federation ng Bataan, Pampanga, Cavite, lahat pong iyan nasa Colderiela, lahat sila. Magandang umaga po, Kakasultan Johan Candao II. Lahat po ng mga sultanato. Kaya nga sabi ko sa inyo, power can either make you a good person or a bad person. Never underestimate that power, pero kayo ang kakainin niyan. And I declare today, October 9, 2023, na talagang lahat kayo ay mapaparusahan sa ngalan ng soberenya kapag kayo ay hindi sumunod sa utos niya. Isang lahi, isang hudyat para sa Allah, para sa Diyos Ama. Whoever uses war, ibabankrap ko kayo kahit sino pa kayo. Lahat ng mundo, lahat ng head of states na magdeklara ng giyera mula noong ako'y nakatungtong dito sa lupa kung saan nagmula ang kaharian ng Diyos Ama ay talagang ibabagsak ang kanilang ekonomiya. Whoever declares war in the land of promise, in Luzon, in Visayas, in Mindanao, and whoever uses the gun, the bullets, mananagot kayo dahil ang programa ni Radya Mamay at ni Queen Helen is pro-peace. Never kami nagsukum sa giyera. Kaya nga, ang giyera na nilalabanan ni Queen at ni King ay ang kahirapan, ay ang kagutuman. Yan ang dapat natin sagipin. Kaya nga ngayon, salamat sa ating mga kapatid sa iba't ibang bansa. Thank you for supporting. Lalaki ang quantum finance system. Babae ang kintal system. Pero, sabi ko nga sa inyo, para hindi mag-away, mag-usap-usap. Ilagay sa testamento, sa dokumento. Ito ngayon ang hinihiling ko. Mag-usap tayo sa katotohanan. Ilabas ninyo ang gold bullion certificate na magpatunay na kayo ang Sultan Sulu in North Borneo. Dahil si Queen Helen ang siyang magbibigay sa inyo ng validation. Pag hindi kayo, automatic, sasilda kayo. Hindi na ito biro ang ginawa ninyo sa akin. Tandaan ninyo.
Ang likod ko may mata. Ang tagiliran ko may mata. But you can never say, because lahat ng hinahawakan ko, Hong Kong, Shanghai, DBS, Singapore, Rabu, lahat iyan na mga iniwan ng mga lolo sa Sultanate ng Sugllu and North Borneo, kung saan nakaangkla ang Sultanate of Maguindanao, Sultanate of Rajabuayan, Sultanate of Luzon, Sultanate of Visayas, Federation. Kaya nga lahat ngayon iyan. Iyan ang ating ginagalawan. Kaya nga nagkaroon tayo ng roadmap, ng road trip natin. Sa Peace, Defense, Economic Development, Healthcare and Learning Program, and Renewable Energy. Ngayon, maraming nagko-complain. Kasi, sabi nila, paano ito, Queen? Natapos na naman ang tagkas. Nasaan ang resibo namin? Okay, game tayo. Ibigay niyo yung pangalan niyo sa akin, pati yung transmittal ninyo, para hindi kayo maiiwan. Okay? Dahil ako mismo ang magbabalanse niyan. Tandaan niyo yan, ha? Kaya huwag niyo akong ipitin. Okay? Kasi lahat ito merong kalalagyan kung yung mga tao nangulekta ng tagkas at hindi binigay sa kamay ko. Okay? Yan ang isang bagay na tandaan ninyo. Ngayon sa strong link na yan, inalaw ko yan. Pero, hingiin ninyo ang resibo sa ating Ministry of Finance. Kasi ayaw ko nang kumarga ng problema na hindi dapat naman kargahin ni Queen. Alam ninyo, magdamag akong umiiyak dahil nandiyan na, pero nagbabangayan pa rin. Pero isang bagay lang ang sinasabi ko. Ang final say, ang sudden makdum. Lolo, alam ko na it's not easy to say this. Again and again, I thank you for surfacing into this land below the wind. Ang ating mahal na kalupaan dito sa pinto ng kaliwanagan. I am happy to say that those that really maliciously maligned my queenship will finally be given justice. Justicia ang igagawad ko sa inyo. At ito ang siyang mananalo. Kaya nga ngayon, alam ko that at least we support one another. We support one another. Pero lumantad ang katotohanan at iyan ay masakit din sa akin. Sometimes we have to be cruel to be able to put justice. Ang galing ng mga kasama, ang galing ng mga kaalyado, ang galing ng ating mga appointed, pero hindi ko akalain meron pa rin pala ang magbigay ng pasakit kay Queen Helen nang siya ay wala sa kanilang mga tabi. I'm talking to you right now, eye to eye, as I would always say, eye to eye tayo. Alam niyo, it's not easy to be roaming around the archipelago of Sugllu and North Borneo. Sugllu and North Borneo is components of Kalimantan Bulungan, that is Indonesia. Sabah Sarawak, that is Malaysia. Mindanao, Sugllu, Palawan, that is Philippines. Mahirap kontrolin pa ba kayo? Whoever declares war against one another, talagang babangkrapin ko na kayo. Iyan ang utos ko. Now, sabihin ninyo, anong power and authority ni Queen? Doon, oh! Kay Allah, kay Ama. Pagod na si Queen. Now, kayong mga nag-aano sa akin, nasaan iyan, hilingin ninyo doon sa gumagawa kay Sultan. Hingi kayo ng resibo. Ganito ang gawin ninyo, ha? Ganito ang gawin ninyo para hindi ako ang kawawa dito. Kasi ang sa tagkas na nag-response niyan, may listahan ako. Nandito yan sa akin, pero makukuha ko pa rin iyan. Remember, I am a queen. I can go anywhere and find the truth. Okay, so lahat iyan,
na sinasabi ninyo na malaki nang binigay ninyo, ibigay nyo sa akin para at least maniwala ako na nagbigay kayo. Kasi ayaw ko nang gano'n na lang na sabihin nyo sa akin, malaki ang binigay ko doon sa MCO. May resibo po yan, hingiin ninyo. Whatever it is, always get a receipt. At iyan ay patutunayan ko sa inyo. Whatever I do, it is for the clean heart and it is for everyone. Magdi-distribute na po iyan ng rice. However, sabi ko nga sa inyo, huwag na kayong magbangayan. Okay? Now, kung nagsasabi ang ibang liderato na without my signature and King's signature, they can get the money, ay pasalamat ako, pumunta na kayo sa HSBC dahil nakaabang na po ang COSAS sa inyo. Whoever say that, please, refrain from doing so. Because I know, I have my eye, o sabihin na natin, that is spiritual power na binigay ng lolo mismo sa akin nung ako'y bago ipinanganak. Before queen is created into this wide world, I know already that I am a queen. Iyan ang wisdom na nandiyan nakaakibat sa aking katauhan. Kaya naman po, hindi po ako ang nagkakasala. Those people na binibigyan ng delegasyon ng authority ay siyempre ako pa rin ang may command dahil ako ang accountable. Now, therefore, I want to investigate first before I will do my final judgment as Queen of Mapilindo, of ASEAN, of Southeast Asia, and of the sovereignty that Allah has given me. Remember, you have stepped on the power that is not yours. Mahihirapan po kayo niyan. Mahihirapan po kayo. Dahil nakaantabay po lahat. I have created the anti-cyber crime. No? I have created the cyber crime Interpol na ginagalawan ko. Okay? Lahat po yan. Meron akong one, merong counter, merong validator, meron ako niyan. Yan ang hindi ninyo alam. Whatever I do, I have always my backbone. Kaya nga, dito ninyo makita. And I thank those people that assisted me at the immigration in Manila. Thank you for honoring the order of the Queen. Thank you for letting Raja De Sabah to come home. Raja Mamay is back to Sabah because Queen asked it. I am in my territory to protect the grandson. And I am always the protector of Raja Mamay. Whoever steals away his power will be liable into the face of this queen that you maliciously accused that I have no power. Imagine that. Now, what is going to happen to the BARM, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao? If you declare again war, and if you declare again rubo-rubo dyan, kayo mismo ang rubo-rubuhin ng Allah. Remember, hindi nyo na kailangan i-invade ang Sabah. Kasi si King Mamay is a Malaysian Sabahan. And sa Minanjong, because he is the grandson of Malaysia, of Indonesia, of Sulu, and of Philippines. Ngayon, thank you, Kaka Johan Candao II. Thank you very much for always guiding me. And you know, as I would always say, truth prevails. And one that comes, once that surface, ay iyan, mapabilis na natin gawan ng verdict. Because the King and Queen Sovereign Court
is intact, and that is in the hands of the Queen, the sovereign judge, and Raja Mamay is a sovereign judge. Kaya nga ngayon, please, lahat kayong mga royalty na nakaalyado sa akin, please, reorganize. I want your complaints within 24 hours. General Pilota, assist them. I ask you to assist all na lahat ng my complaints. I-assist mo. Kasi punong-puno na ako, rindi na ako sa mga ginagawa nila na pagpunta dito. Okay, so kailangan ko yan. Kaya nga sabi ko, ingatan ninyo. Dahil lahat ng may RCI, lahat ng gumawa ng RCI na hindi ko aprobado, at iyan ay mapatunayan kung sinong gumagawa niyan, duble ang silingin ko, kulong pa kayo. Tandaan nyo yan. Ang inaprobahan ko, and I will lay down that to you. Lahat na nagsisingil ng 600, yan ang dapat kunin. DILG, CIDG, inuutusan ko pa kayo, as Queen of Philippine Islands, military, lahat ng kapulisan, hulihin ang gumagawa ng RCI ng walang mandamos ni Queen Helen of the Rajak. Si Queen ay honored ng Philippine government and its entity. Kaya nga, alam niyo ba na hindi yan basta-basta. 2010 pa, hindi lang ako talaga nag-iinig. So lahat ito, kaya nga inaayos ko lahat iyan. Kaya nga kung kayong may complaints, ayusin niyo naman. Huwag niyong i-post dyan. No, huwag niyo naman akong sobrahan kasi ang dami kong ginagawa. Bakit si Queen nandito? Dahil inaayos ko ang kailangan ninyo. Mahirap kaya ang mawalay sa pamilya na tinuturingan? Mahirap kaya yung palipat-lipat ka, yung diwa mo, hindi nakaka-pirmi? Mahirap yun. Pero, one point, whoever declares war is liable to the court of heaven and the court of the sovereignty of the Federal Republic of Lupusug and the Royal Imperial Lupusug, Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo. I have given my word already to our grandfathers in all the continents, in the seven continents of this universe, to go and act on for those claimants that would like to destroy the royalty of the Empire of Lupusug. I am here working so hard, and you know it is. Every single cent is very important. Now, kaya ko talagang kailangan na lumabas at this point. Because alam ko na talagang maraming destruction. Kaya nga ngayon, tayo lahat, no, magsama-sama sa katotohanan. No, hindi yung patalikuran. Diyan sa Maguindanao, silensyo sila, congratulations. Maganda na yan dyan ang proseso. Intact na po kayo dyan. Mag-antay kayo. Dahil sa pinakataas na aspeto, meron na po yan kalalagyan. May inutos na po ako dyan. Whatever happens dyan, nandyan ang military. They are aware of my order. Lahat ng mga gagalaw dyan, lahat ng MILF na nagpapatayan, no, na lahat ng hindi angkop doon sa ating programang Peace and Prosperity, automatic i-report nyo sa akin. I am still in command as Queen Governor. Wherever I am in the world, I am still in your heart. I can still protect you. Kasi that is my authority. Protection of each one. Iyan ang rason ng RCI. Kaya pasalamat tayo. Ngayon, inaayos ko yan. Ipo-post ko yung mga RCI na hindi ko na inaprubahan. May mga RCI na immediately alam ko ang font. Alam ko agad kung sinong gumawa. Ngayon, i-centralize na natin yan. Gumawa ako ng Central Coordinating Office
at yan ay temporary, nandiyan dyan. Habang wino-work out ko yung ating facility, kung saan kayo ilalaga. Alam iyan ng gobyerno ng ating Maharlika Kingdom of God ng Philippine Islands. Tandaan nyo, si Queen of Philippine Islands, intact, kaya walang pwede mag-claim ng Mindanao. Walang pwede mag-claim ng Palawan. Walang pwede mag-claim lalo ng Sabah, Sarawak, Kalimantan, Bulungan. At walang pwede mag-intrude sa Sabah. Dahil ang Queen of Philippine Islands may patunay at binigay na yan ng Inglaterra kung ano ang sovereign territory ng ating 01-4 na iyan ay nanggaling mismo sa Sulari Island. Yan mismo ang mga dugo mula pa sa Taif, Saudi Arabia, at iyan mismo si Muhammad Shah. Ngayon, tingnan ninyo mabuti kung paano nagkakaisa ang mundo. Pitong kontinente, lahat ng mga elemento, nandiyan iyan. Kaya ang lolo, watching me right now, kasi ang sabi niya sa akin 3 days ago, Queen, ilalabas ko na yung pinakatinain nila. Alam mo, makikita mo sila. Kasi talagang right from the start, they are there. But they want to be the king. And they are there to really refute, dispute ang iyong katauhan at ang katauhan ni Raja Mamay. Raja Mamay is loved by the forefathers and the Incan spirit. At lalo na yung Encantado natin. Kaya nga, marami sa atin talagang naiiyak na dahil hindi nila akalain. Hinarangan nila, alam nyo, pinapapatay yan. Matagal na kaming pinapapatay. At ngayon, the good news nila, akala nila, makuha nila. Ang good news, hindi nila nakuha at hindi nila naharangan si Raja Mamay. Hayo, hindi pa rin nila kilala si Queen. Biro mo talagang, kumbaga, umaagas ang luha ko kasi nanggigigil din ako, ano, kung bakit nandiyan na sa salungatin. Okay, pero ngayon, yung pupunta sa HSBC, sa De Villa, Singapore, lahat kayo, okay, naka-input na rin po yung mga pangalan ninyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, magunos dili kayo. Kasi ang hindi nyo alam, 2009, alam ko na na ako si Queen Helen Abdurrazak mula nung napangasawa ko ang apo ng Sulu in North Borneo at ng Sabah, Malaysia. Ngayon, ano ang gagawin ninyo? Nag-claim kayo, lalo kayong madi-default. Wala kayong makukuha. Wala na kayong matitikman yan kapag ginagalit nyo pa rin ang lolo sa likod ko. Ang Allah, ang Ama, na siyang nag-utos sa akin. Kaya nga natutuwa ako sa mga taong talagang gustong-gustong marinig ang bagong henerasyon, ang bagong mundo na tinatayuan natin. Kaya nga, dito, iniikutan ko na yan lahat ngayon. I-lay down natin lahat ng mga royalties ngayon. Lahat ng royalties na may complaints, go to your sultan. Now, kayo mga member na gustong mag-complain sa sultan ninyo, ibigay ninyo sa akin. Kayong mga leaders na gustong mag-complain sa sistema na ginawa ko, peace, mga royalties. Economic, meron tayong mga associations na ginawa under the Imperial Federation of Farmers and Fishermen. Nandiyan yung ating system. Ngayon, kung may mga complaints kayo, please, huwag nyo akong anuhin dyan sa aking talagang pagtulog, gambalain. Put it into writing, lahat kayo, at aayusin ko yan. Magkakaintindihan tayo dito. Put it into writing. Ngayon, yung mga nag-i-encroach ng power na nagsasabi sila ang may karapatan. Ang association is under the juridical authority ng Philippine government. Kaya nga rehistrado sa SEC. Pag sinabi ikaw dato, ikaw sultan, ikaw ay bay, ikaw ay pinili na bilang kadugo, may appointment kayo, yan ay pangangalaga mismo ng sultanato, ng queen at ng king. Iyan ang ating programa sa peace. Kaya nga, ang RCI ay direkta kay king and queen.
Ngayon, ginagamit natin iyan. Pero ngayon, marami akong na-receive dahil maraming iba-iba ang RCI. Ngayon, i-account ko rin iyan sa Mualsi. Mualsi, kung nakikinig kayo, lahat ng mga RCI, lahat ng inyong tinatawag na master list, titingnan ko, kasama yung picture ng mga nag-apply sa inyo. Sultan Ameril, kailangan ko yan kasi binabalansi ko na lahat ito. Ngayong araw, talagang marami tayong haharapin dahil kagabi at nung isang araw, talagang marami ang nag-complaints kay Queen. So kailangan ko lang ayusin. Kailangan natin ito ilabas ang ating pwersa sa katotohanan. Ayaw ko na nagkakaroon ng divisiveness ng dahil sa mga maling informasyones. So gusto ko lahat ito maaayos natin. Ngayon, ang Prime Minister natin, kailangan niyang, ang utos ko is to coordinate and consolidate lahat ng ating mga tribal groups dahil ang tribal groups nalilito na rin kung sino ang susundin. Remember, hindi ko nilalabas ang tribo ko mula Apari hanggang Hulo. Yan ang hindi ninyo alam. I have always a backup. And do not impose onto me na kayo ang masusunod dahil kayo ang maraming tao. Hindi naman po ganyan. Nag-mission si Queen para sa katotohanan. Kaya lahat ito gagawin natin sa tama. Okay? Kayong nagko-complain sa military, okay, put it direct into me para at least maayos ko rin ang defense. Ang defense, ginawa rin iyan dahil kasama yan sa matrix. Sa healthcare, kung meron kayong complaints mismo sa barangay with the Philippine military, put it into writing. Ilagay nyo lahat iyan. Ngayon, iyan ang ano natin. Ang sa education, sa ating healthcare and learning, kung may complaints kayo, lalo na yung mga estudyante na hindi pinapapasok, put it into writing and I will do it and I will be the one to resolve it. Kasi iyan ay nasa matrix ko. Ngayon, paano ko yan aayusin? Leave it to the Queen. Dahil si Queen ay isang tao na pag merong gagawin para sa sangkatauhan, ay pinopokus ko. Related to the OFW. OFW, binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ngayon, marami pa rin OFW na nagko-complain. Okay, ito lang ang masabi ko. Hindi lahat ilalagay sa isang plato. Tandaan nyo yan, si Queen may backup palagi iyan. Kung hindi nyo naintindihan, huwag kayong sumama para hindi kayo maguluhan at hindi kayo magreklamo dito sa akin. Simple. Kung hindi nyo maintindihan, huwag kayong sumama. That is a good advice. Kasi the more ako magsabi, pasok kayo ng pasok at behind my back, aatakihin nyo ako, ay hindi na yun maganda. Kasi ako, whoever my leaders na nagkakamali, tandaan nyo, aayusin ko. At kung sila ay lumabag sa batas, sila ay papaparusahan. Iyan ang ibig sabihin, hindi sila immune. I give them the immunity with the king and queen. Pero kung mismo harap-harapan, eh talagang nagkakasala sila at may ginagawa silang kabalbalan, eh talagang mapaparusahan yan. Lalo yung mga nandoon sa ground, no, sa Maguindanao, sa diyan na gumagamit ng pangalan ko, tapos ako raw ang may pakana, ay hindi maganda po yan. Diyan sa Misamis, Dato La John, sinabi ko sa iyo, pag hindi mo naintindihan, huwag mo na lang pasukan. Kasi ako rin ang mamroblema sa iyo. Tingnan niyo si Sultan Kelly. Pag hindi niya naintindihan, ate, antay ako sa iyo. O, di, ano sabihin ko? Okay, kasi nagbigay na kami ng pera para sa validation na iyan. So, antay na lang siya. Okay, kasi nandiyan yan sa kay Queen. No matter what, Queen has the backup to serve humanity. Okay, this is a big world to play. And I thank the 209 countries of quantum financial system who really signified and the leaders came. Dalawa po ito, lalaki ang quantum, babae ang kintal. Kaya nga, siyempre natural, sino unahin ko para hindi magulo? E di siyempre, si Radya Mamay, si Kintal. Ngayon kung kalabanin ko parehong system, pareho tayo, mag-aaway-aaway. Kaya ibabalansi ito.
So these countries will be talking with each other. Now, we have here in our MCOM. So lahat ito iaayos lang. Kung nakikinig ang ating sultan, iaayos lang kasi talagang ako'y hindi nakatulog. Iaayos natin ito. Ministry of Defense. Okay, kailangan lang natin ayusin ang dapat ayusin. Ngayon, go to the ground. Doon ka sa Mindanao. Yan ang utos ko sa iyo noon pa. Sultan o Visayas, go to your territory. Kasi pag ako na umarangkada at nandyan na yung grasya, kawawa kayo pag hindi kayo nasa teritoryo nyo. Kayo lahat, no? Alalahanin nyo, ang pera ng lolo ay hawak pa rin ng lolo. Ako inuutusan lamang para gawin ito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pero huwag nyo namang kalimutan na naghihirap din si Queen. Lalo ngayon, siyempre natural. May mga batas tayong dapat titingnan. Kaya nga, hirap na hirap si Queen, lalo ngayon, araw-gabi, may mga kailangan iayos. As always say, I am always the shock observer. No? Talagang observer. Lahat na lang na berber. Kasi November na at Pasko na sa December sa ating mga kapatid sa Kristiyano. Ayaw kong biguin kayo sa panahon na ito. Kaya ayaw ko na magkaroon pa ng harang. Kasi lahat ito, kaya nga sabi ko sa mga lolo, kailangan bantayan ang bawat espiritu. Kung kailangan ikulong, ikulong yung espiritu na nang haharas sa katotohanan. Yan na ngayon ang deklarasyon ko sa araw na ito. Kasi hindi pwede manaig si Siroy. Si Siroy, nakulong na. Pero matindi ang mga galamay at kitang-kita ko ang mga mata nila. Tandaan nyo yan. Queen has an avenue, has the power and authority. If you are with yourself or you are being hailed by the black force. Yan ang dahilan. Ngayon sa healthcare natin, kung meron kayong problema sa bawat teritoryo, yung mga barangay captain na nag-i-impose pa ng vaccination, kasi naghingi na ako niyan talaga nagbigay na ako ng sa Malacañang, stop the vaccination. Okay? Kasi ang vaccine na iyan ay may poison niyan. May iniwan niyan sa katawan ninyo. Kaya napapansin ninyo, maraming namamatay sa iba't ibang bansa. Kaya nga ako lumayas sa isang lugar dahil nandiyadyaan na naman si Taning para kami ay saktan. Pero ang paglayas ko ay nagbigay ng magandang impormasyon at iyan ay napain at napainan ko kayo lahat. Pinainan ko kayo lahat. Alam nyo yan. Barm, pag hindi kayo pumunta sa akin, bankrupt kayo. Yung sabi niyong gold bullion certificate ninyo, hindi niyo na makuha yan. Kung kanino niyo yan binigay, bankrupt din yung binigyan ninyo at na mag-ayos na yan. Sisimutin ko bawat piso kung sinong aarangkada sa bawat bangko na hindi kayo otorisado. I am giving authority to all those that I would want to give authority. As Queen of the Philippine Islands, as the Queen of Finance, this is my turf. This is my power to consolidate all the assets of the forefathers. Kaya huwag na ninyong asahan pa. Kung kayo'y may mali, ayusin na ninyo. Huwag ninyong hintayin na kayo ay madampot, na kayo ay mabigyan ng kasalanan, ng batas, ng ating pamahalaan. Because I am still the Queen of the Philippines. I am still the Queen of Borneo. I am still the Queen of our forefathers' territory, which is the entire sovereignty ng buong mundo. Oo, kukontra kayo, bahala kayo. Basta ako sinasabi ko sa inyo, katotohanan lamang. Ang katotohanan ay siya magbibigay sa inyo ng peace of your mind. Do not encroach to the power that is not yours. If you are the sultan, you have the power and authority in your territory. Huwag naman ninyong sakupin ang buong mundo. Kay Taning nga yan, pero nabawi ko kay Taning, kay si Roy. Nabawi ko na kayo. Ano pang gusto ninyo bumalik sa mga galamay? Yung galamay na yan ay kinuha na yan ni Lolo. Lolo, yung galamay na first galamay,
Kasi galamay from 1 to ano yan. So yan ang kunin natin. Kaya kayo mga nakikinig, alam ninyo, we are already in the divine government. Alam niyo ba yun? Buhang na si Queen, yun ang tingin ninyo. Pero it is being already implemented. Lahat ito, ibibigay ng Diyos Ama sa atin. Pero kung ayaw niyo pa rin makinig, nasa inyo yan. Kaya nga sabi ko, to the last centavo, ay talagang i-account ni Queen Helen of Durajac. As Queen of Finance, as Queen of Mapilindo, of Southeast Asia, of Philippine Islands, na talagang iyan iniwan sa akin. Makita na ninyo na lahat ng central bank sa buong mundo ay luluhod sa isang bituin, isang tala na hinamak ninyo. Yan. Si Helena, tandaan ninyo. Never, never underestimate the power of God vested in my own whole being. Siya ang nagbigay nito sa akin. Kaya nga, huwag naman ninyong masyadong saktan. Alam ninyo, nakikita ko ang mata ninyo. Alam ko na merong takot sa puso ninyo, baka matuntun ko kayo. Matutuntun kayo, hindi lang ni Queen, kundi ang mga anghel de la guardia ko na siyang gumabay sa akin simula pa nung ako'y naipanganak. And I thank my four incant na talagang nandiyan sa bawat pader, sa bawat sulok na sumusubaybay sa akin. Kaya nga, pakiusap sa inyo, lahat ng mga liderato sa finance, sa ating mga associations, magkaisa kayo. Kasi ngayon talagang wala na tayong panahon. Ngayon yung mga nagsasabi na ito, ayusin nyo rin. Kasi talagang kayo rin ang mapahamak kapag yung akusasyon ninyo ay hindi totoo. Ibig sabihin, I am just fair and square. If you accuse my ledgers, lahat ng liderato ko, ibigay nyo sa akin at ako mismo ang magkakastigo. Tandaan nyo yan. I would always give the benefit of the doubt. Kahit anong akusasyon ninyo, ilalabas ko ang katotohanan. Pero, kung yan ay totoo, maghanda na rin kayo. Kasi talagang mapaparusahan kayo. Si Helen, merong puwersa na nakaabang para sa kluluhan. Si King ay mahal iyan ng lolo. Kaya Kuya Raja nyo yan. Tapos na ang paghari-harian ng kapatid. Ako na mismo magsabi sa inyo. Tapos na ang paghari-harian ni Mayor Amin ng Barb. Tapos na ang paghari-harian ni Miss Wari, ni Abdul Karim. Ilalabas ko ang DNA ninyo. Ilalabas ko ang thumbprints ninyo. Simple as that. Para manahimik na ang buong mundo. Kung kayo anak ng Presidente Ferdinand Idralin Marcos, pumunta na po kayo sa mga kinaukulan. I-submit ninyo yung DNA ninyo para matapos na ang kahibangan ng iba na sila ay anak ng lolo. Tama na po. Maging matapang ako kasi utos ng lolo ko na ang lolo ko ang siyang pader ko. Kasi kung hindi ninyo gawin iyan, lahat ito, bibigyan ko ng pansin, bibigyan ko ng kaukulang parusa. Kasi alam natin na nakikinig ang mahal na radya doon sa kabilang silid. Kaya nga ako'y natutuwa na siya ay nagmumonitor. Radya, pakihina lang. Kahit malayo ka, malakas yung iyong audio. Pakiusap po. Ayun, ang mahal na Raja, nandito sa akin. Kaya, sabi ninyo, patay siya, o kayong papatayin ng Allah. Dahil ako yan eh. Raja, I love you. Oo, kasi talagang nag-ano yan. Oo, kaya nga sabi ko sa inyo, this is the thing that we need really to resolve.
Kaya maganda ang umaga po, at least nalilay down ko sa inyo, ang RCI ayusin ninyo. Lahat iyan gagawin natin dahil iyan ay ginawa ni Radyo Mamay noon pa, 2010. Meron kaming ginawa sa ligwasan. Iyan ay made of carbon, coupon band lang. Ano ninyo lahat iyan? Dahil meron akong plataforma dyan. Yung walang mga paraan para magrehistro sa system, meron akong ginagawang paraan dyan para matulungan din kayo. Huwag ninyo akong kumplinan na napabayaan ko kayo. Huwag naman. Mas nakikita ko nga yan kasi wala kayong kakayahan. Kipaano na ako'y isang queen of the poor kung kayo mismo ay maiiwan? Huwag naman ninyo akong bigyan ng pasakit pa. Inakalista na kayo. Di siyempre, tutulungan ko kayo. O, kaya nga yan ang inaano natin. Ngayon, ina-upgrade natin ang RCI. At iyan ay gagamitin ko dito sa border. No, lahat iyan pinag-uusapan yan ng mga immigration. Alalahanin ninyo, hindi lang isa ang problema ni Queen. Buong mundo na. Kaya yung mga nagsasabi makukuha ninyong pera, congratulations po sa inyo. Kasi matutulungan nyo na ang Pilipinas. At iyan ay makikita na ng buong mundo na kayo ay apo. So ngayon, lolo, merong mga apo na kailangan ng basbas ninyo, kaya iyan. Kaya ito, kaya pala, gusto ng mahal na ari na lumantad, ito, para masabi ninyo na magkasama kami. Raja, nandito ang mahal na ari. Kaya pala, biglang dumating. Mahal na ari, okay. At least kahit papano, nakikita nila ikaw. Umaga kay ganda. Miol, amin, kahit kita, Angkel, hindi na kita pwede forgiveness. Mataod na nahinang mukalumihan doon. Okay, amay. Mataod na nahinang kalumihan malupasok. Ang buhok kao ato nilang, ang buhok kao judge. Judge kao simputingan. Huwag na lang yan, ma. Ako nang bahala dyan. Kahit kao magputing ni Abdul Karimin mamarinta. Ubus na in bar, ubus na in arm. Wero ni Bandung, illegal. Ayusin ko lang. Na bangkaw masaggaw na na paunungon tara kau kan former prime minister na jeep saggaw niyan kau sabab sin pagkakal mo pianak kal mo pikilan mo way kau na nabangabang sa mo ambu ok kau munapik. Bangwa ko kala kuanon kontrahon na pitong lapis bumi, 7 feet below the ground. Kasi akala nila hindi ka makabalik sa Sava, Raja. Ay ikaw magpabunar simputing, bang puting-puting ga, ha? Nasayang yung pangaji mo, long way ni kau dyan, sinikaw attorney sa putingan kau. Mangkaw amaan, amaan na kau, bukun kau ta umahas. Miyol amin. Ubus na kau. Mataod, piatay mo sing COVID. IATF, bukun yan kay mo. May ta kau kuma, magsuporta brother, kungan ko yan. Loss in pound document, yan ang laban ko. Loss in pound document ako yung beneficiary. Pound in 1985. Amun yan India ay Julas Bichua. Tanda to Mustafa. Between 1968. Amun yan. Ngan ko yan. Akan na in Sabah Royal Police. In Sarawak Royal Army. Ako in Commander-in-Chief in Royal Armed Forces in Southeast Asia. Yahoo! Yan nakataan a queen in Oldel. Serve to lead. Lead to serve. To put the law in order. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miol amin isang kau tumapok ipasaggaw tara kau. Barakat la ilaha illallah. Barakat sin Muhammad Rasulullah. Wala hawla wala quwata illa billahi al-adib. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Sukran katira, Jamamay. Kaya pala pinaano niya yung kanyang cellphone kasi talagang gusto niya lang ipakita sa inyo na siya ay buhay na buhay at nandito na sa tabi ko. Kasi yan lang naman ang kailangan ko para hindi mapahamak
ang mahal na hari dahil ayaw ko na talagang saktan nila ang mahal na hari. Kaya ngayon, kahit saan sa mundo, bit-bit ko ang aking hari. And he is still my beloved king, and he is still my beloved husband. No matter what, I will give him the love and respect. Pero kayong mga masasama, nakalimutan nyo, magpahanggang ngayon, wala kayong respeto sa kanya, ang hindi nyo alam. Lahat ng ginagalawan ninyo, lahat ng accounts na yan, siya pa rin ang may karapatan bilang apo. Sultan of Sulu, may sumpa po yan. Huwag niyong galawan ang hindi sa inyo. Kaya nga marami nang nakukulong, marami nang nagsasabi, silang may-ari. Eh kaya nga sinabi ko sa aking mga kapatiran, sa loob ng ating mga sistema, mag-ingat lang sila. Kasi lahat ito, meron tayong ginagalawan. I thank each and everyone, no? Suportahan natin ang dapat suportahan. Ngayon, ang ano ko lang, aayusin ko. Aayusin ng ating sultan ng MCOG, ang dapat niyang ayusin. Ibalansin niya lang iyan, kasi yan ang kailangan natin. Kasi huwag naman ako ang inyong idikdikin. Kasi lahat iyan, may sistema, mayroong paraan. Kaya nga ngayon, ito lang ang aking sa lahat. Mahalin niyong bawat isa. Huwag kayong magbigay ng mga statement na hindi dapat, na ikasisira ng bawat isa. Kasi magkakaroon ng lack of trust. Pag ang tiwala ay mawala, italagang mabubungkab kayo. Mawawala kayo. Kaya yan ang sabi ko kay Raja. All of these things are part and parcel of our journey. Pero pag sila ay bumalik at humingi ng kapatawaran, bibalik ko pa rin sila kay Lolo. Kasi si Lolo ang final. Si Lolo! Kaya nga sabi ko, kung nagsasabi ako noon, panahon ha, doon sa Mindanao, ang Lolo ko ang bahala sa inyo. Oh, lumabas ang Lolo ko. Masabi niyo pa ako na buang? Ang Lolo ko mismo ang nagbibigay sa akin ng hudyat. Oh, baka yun anong magawa ninyo? Si Lolo ay siya ang masusunod. Kaya dito nakikita ninyo, talagang this is a big role to play. Kaya nakita ninyo sa buong mundo na si Raja ay nasa tabi ko. At hindi ko yan kailanman papayaan. Dahil nung kami ay inatake ng bad spray sa Sulu, nagkamangkamang kami, talagang 1 month. We are all dead actually, kung tutuusin. We cannot breathe. Our system talagang wala na, malambot na, we cannot. Pero because of my unwavering faith, naligtas ko ang aking mga kasamahan. Kakadayang! Congratulations! Lahat tayo! Talagang pinagmamalaki ko sa buong mundo na talagang survivor of the fittest. Dato Ben, diyan sa ating palasyo, pakibantay lang ang ama ko. Kung merong tatawag, sabihan niyo ako. Kung merong aakyat dyan, sabihan niyo ako. Kasi ngayon, I have to protect ang aking ama na nandiyan at ang ama ko na sa loob ng sistema, ay tinutulungan ko na. Lahat kayong mga aking kailanganin tulungan, okay, magsulat na kayo para maayos ko. Huwag ninyong ikalat sa buong mundo ang inyong hinanakit para at least makita na natin na hindi kayo maliliit na tao. Put it into writing and give it to the office of the Queen. So yan ang ano ko ngayon sa inyo. I hope and pray that nagkakaintindihan tayo. Peace, defense, economic development, healthcare and learning program, and renewable energy. Support the truth. Support the MCOG. At huwag na ninyong isabi na kayo ang may gawa. Dahil ang MCOG, ang Maharlika Kingdom of God, ay ginawa ni Queen Ian para ipangalan sa ating Philippine Islands. Yan ang Maharlika Kingdom of God, Lupasog Empire, na kung saan nakikinig ang ating Kaka Johan Candao II. Kasi ang buong mundo nagre-respeto na sa Maharlika Kingdom of God. Isang tao na nagkakatyaw sa aking programa, kaya nawawala po ako saglit sa ere. Maraming salamat po sa inyo. Naway nasa mabuti kayong kalagayan at
Hindi kayo pababayaan ng Diyos Ama ng Allah. Lahat ng problema may kasagutan. Kung meron kayong dapat isabi, isabi niyo na para hindi nasasaktan si Queen. At hindi na maliligaw kayo lahat at hindi kayo mag-isip na iyan ay scam. Kasi lahat ito may kasagutan. Si Queen ang kasagutan ninyo. Ang katotohanan ang mananaig. God will pave the way. Allah is there all the time. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kaya nga itong mission na ito, 13 years, ay isang paraan para makita ko ang totoong tao at sino ang para sa atin lahat. Mabuhay po kayo. Okay, lahat kayong nandiyan dyan. Isa-isa natin tahakin ang landas ng kapayapaan, ang landas ng kaliwanagan. Yan ang kailangan natin ngayon. Kaya nga, ako'y nagpapasalamat. Talagang nag-ingay ang mahal na Radya. Nakalimutan ko na mula nung dumating siya sa lupa ng ating mga lolo, kung saan talagang inaantay siya, ay talagang makikilala na ang apo ng Malaysia, ang apo ng Brunei, ang apo ng Indonesia, ng Saudi Arabia, at ang apo mismo na tinuringan ng Inglaterra. Yan si Radya Mamay. No? Apo ni Haji Hasan Pasang ang nag-sign ng 1878 deed. Kaya nga kayong claimant, lalo na si Jessel Kiram, hundong na kamo, wala sa inyo. Kaya nga sabi niyo sa inyo, wala si Queen, o ito sa inyo. Ibalik ko sa inyo yung kaliitan ng usap ng utak. Abdul Karim Miswari, tama na, kasi sinabi ko sa iyo, magkakaroon lahat iyan ng pagkakataon na maiipit ko kayo. Ako na ang batas ng soberenya. Nandito sa akin ang timbangan ng mahal na ina. Kaya nga sana magkaisa kayo lahat diyan. Lahat ito pumupunta sa akin, ang problema solusyonan lang natin. Kaya pagdating sa finance, ayusin natin. Pagdating sa oil and gas, diamond, congratulations Sultan Kelly, meron na. Meron ka nang sigurado talagang dadaanan para maging maayos ang pagdaloy ng ating langis sa buong mundo. Yan ang iniwan ni Ama Pandala Pasandalan. Sultan Ramil, nandyan sa Lanao. Kailangan maipon mo lahat ng puwersa ko dyan. Kaya nga hindi ko nilalabas iyan. Kasi yan ang sabi ko, I will develop ground zero na binakbak ni Duterte. So ngayon, huwag kayong mag-alala. Lahat sila na sumira sa atin ay mabibigyan na ng hustisya. Yan ang ibig sabihin. Yan ang hindi ninyo namalayan. That Queen has to be away. Para masolusyonan ko, pinainan ko kayo lahat. Ang pain na yan ang siyang magbibigay sa inyo ng paraan para lumantad ang katotohanan. Kaya nga sabi ko sa inyo diyan sa Mindanao, sa Davao, na nangungulekta ng malaki, no? Ang RCI 350, yan legal iyan. Kasi kung maningal si Queen sa renta ninyo, hindi nyo kaya. Kaya nga itong ginagawa ko, ginaano ko na nga yung utang ninyo, di ba? Sinasabi sa inyo ng gobyerno, ng government, na bago kayo ipanganak, may utang na ang bawat bata. Iyan ang pinuforgive ni Queen, na ang buong mundo wala ng utang, kundi baguhin ang bagong mundo. The new generation has to survive. Para hindi kayo mag-isip, ay, ang laki na pala ng utang ko bilang tao sa teritoryo ng Pilipinas. Iyan ang inaayos ni Queen. Hindi pa ba kayo maawa kay Queen? Na buong mundo may utang. Kanina sila may utang. Doon sa Diyos Ama, sistema ng Diyos Ama yan, ng Allah, na iyan ay minamaliit nyo. Ang World Bank, inaayos natin. Kaya nga dito, nakikita ninyo si Queen, maniningil. Yes, para makita ko ang bawat mundo na magbago. Pero si Queen din ang magbibigay ng paraan na matulungan kayo. Ngayon, kung kayo matalino, i-verify ninyo kung sino si Queen ba para hindi na kayo magsige ka sarsuela na kayo ang totoo. Kayo ang may karapatan. Nandito na ang Gold Bullion Certificate Corporation na ginawa ko. Kaya nga yun ang GBC. Global Business Consortium, acronym yan, Gold Bullion Certificate.
Inayos ko yan. Ang RGHL Holding Company, inayos ko yan. Nandito yan sa Saba. Nandito yan, legitimate yan. Kaya kayong mga tinatawag kong mapaghusga, tama na rin. No, tama na. Masakit na rin kasi na akala ninyo kayo ang may karapatan. Ang hindi nyo alam, nakaangkla dyan. Now, kung may complaints kayo, go straight sa leaders ninyo. Until kung hindi nyo masabi, yun na yung sinabi ko kanina. Have it written and submit it to me. Okay? Alam ninyo, masakit na itong aking lalamunan. No, ayaw ko nang magsigi ka salita na masasaktan lang kayo. Ang gusto ko, doon tayo. No? Be with God, be with Allah, para matulungan ko kayo lahat. Itong ginagalawan ay hindi biro. Pero kung isabotahin nyo pa ang programa ni Queen, may batas. Lalo na yung economic sabotage, malaki ang parusa niyan. Okay, huwag ninyong gamitin bawat sintabo para sa personal na interest. Makikitaan kayo ng butas. Kaya nga dyan sa ground, no? Dyan sa Davao na nagsasabi 600 ang collection ninyo bawat RCI, tama na. Huwag na ninyong gawin iyan. Kasi bawat RCI, pag isinumiti iyan sa akin, malalaman ko kung sinong gumawa, sisimilin ko ng triple, makukulong pa kayo. Diyan na ngayon ang batas ni Queen, ha? Diyan na ngayon ang ibigay ko sa inyo dahil sobra ng panluloko yan. Ang sinabi ko, sinabi ko. Nagtutulong ako. Now, sabihin nyo sa akin, bakit kailangan ko mapagpabayad? I am teaching you how to value the RCI. Dahil protection ko yan. Kaya nyo bang bayaran ang protection ko? Itanong ko nga kayo. Kaya nyo ba? Kaya kung ayaw nyo, huwag kayong kumuha ng RCI. Huwag kayong maging beneficiary doon sa sinabi ni Radyo Mamay. Ang 189 trillion, totoo yan. Kaya ako nandito sa Malaysia. Inaayos yan. For God's sake, huwag nyo namang sabihin, hindi totoo yan. Lahat ito kay Lolo. Kaya nga nasasaktan din ako. Dahil lahat ng backup na ni Radyo Mamay, yan ay aayusin para sa sangkatauhan. Kaya lahat ito, may mga paraan. Radyo Mamay is validated, documented. By whom? By Allah. Second, by whom? By the seven makdum. Yan ang tandaan ninyo. The seven makdum is ruling again. And that is the divine government. That is the divine justice. And Queen is the granddaughter of the seven makdum. Kaya nga, yun ang tawag ko, mga lolo. Kayo, kaya niyong tawagin sila? Kaya niyo silang matatawag kapag minahal ninyo yung RCI na kayo ay kasama ni Queen dahil dadalhin ko kayo sa paanan ng mga lolo. Di ba masaya kayo dapat yan? Hindi yung hinahamon nyo ako. Tama na, please. Si Radyo Mamay is apo. Huwag nyo naman saklawin ang hindi sa inyo. At iyan ay makukulong kayo. Mark my word, makukulong kayo. Kapag masyado na kayong nagpersonalan na kayo ay kayo, kayo ang may karapatan at wala kaming karapatan at awinin nyo na wala kahit hindi na kami, makakakuha kayo. Inauna na yung report sa akin dito. Paano iyan? Di kayo mapapamak, di ba? God will always find a way to bring out the truth. And I thank Lolo for that. Si Lolo mismo ang nagbibigay sa akin ng informasyones. Yan ang seven makdum. Kaya ang Diyos na sa lupa. Yan ang ibig kong sabihin sa inyo na ang God mula noon pa hanggang ngayon, nandito lang sila sa atin. Nandiyan sa bawat puso ninyo. Kilala ninyo naman ang sarili ninyo. Kaya yung RCI, binibitbit ko kayo. Pero kung ayaw ninyo at sabutahin nyo yan, sa inyo. Pero kitang-kita ko sa mata ninyo na iyan ay ginagamit nyo lang dahil sa benepisyo. Pero kung naniniwala kayo na ang RCI way protection ninyo, alagaan nyo iyan. Maraming salamat naway nasa mabuting kalagayan at itong pananalita ko, mababago ko ang bawat puso ng bawat isa na bumalik sa kanya. Kung kayo ay napasukan ni si Roy, alisin niyo sa katawan niyo si Siroy para maging maayos ang ating programa. God bless everyone. Allah bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!